Ang butas nga ba na ito sa may Washington ay portal patungo sa ibang dimension? Noong 1997, ang lalaking nagngangalang Mill Waters ay tumawag sa isang radio talk show at sinabing mayroong misteryosong butas na nandoon sa likod ng kanyang bahay na may lalim na 80,000 feet. Sinabi niya rin na maraming kakatwang mga pangyayari doon, kagaya na lang ng itim na sinag na lumalabas mula sa butas sa kalagitnaan ng tanghali. At ang patay na aso ng kanyang kapitbahay na itinapon sa butas, kinabukasan, ang aso ay nabuhay. Ang lokasyon ng kanyang bahay ay malapit sa headquarter ng Yakima Training Center na military base. At pagkatapos ng tawag na iyon na nag-viral na narinig ng marami, sinabi ni Mel na kinontak siya ng gobyerno na babayaran siya basta tumahimik lang at huwag nang pag-usapan pa ang butas. Kinalaunan nung iimbestigahan na ito, na-realize ng mga investigador na hindi makita ang property ni Mel mula sa larawan ng satellite na mukhang ito'y sinadyang pinalabo. Kaya ang tanong, ano nga ba talaga ang nasa butas? Ang Devil's Hole o ang butas ng Diablo. Mayroong isang misteryosong butas na matatagpuan sa disyerto ng Nevada sa Amerika. Nakilala dahil ito ay isang butas na walang hangganan na tinatawag na Butas ng Diablo. Mahigit 100 taon na ang nakalilipas, sinubukang sukatin ng mga siyentipiko ang lalim nito na gamit ang tali. Pero laging napapatid na parabang may kung anumang nilalang na hindi kilalang kumakagat dito. At sa kanilang palagay ay mayroong lawa sa pinakailalim nito. Kaya't noong 1999, nagpasya silang tingnan ito at babaan na gamit ang kamera. Habang pababa sa may 260 feet, nakita nilang ang pader nito ay lumawak. At pagkatapos malagpasan ang 30 feet, tuluyang walang-wala ng pader. At sa may 720 feet, ay nawala ang liwanag. At pagkalagpas ng panibagong 33 feet, yung kamera ay nagsimulang umikot at umuga na parabang nasagip ng alimpuyo ng tubig. At noong sinimulan nila itong hilahin paitaas, ang tubig ay bigla na lang nagliwanag na may asul na kislap. Sa kabila ng lahat ng pagsisikap na suriin ito, ang lalim ng lawa ay nananatili pa rin hindi alam. Idagdag pa diyan, di rin maipaliwanag ng mga saintipiko kung saan nagmumula ang mga kakatwang tunog na madalas na naririnig sa palibot ng mga bato nito. Ang Great Blue Hole o ang napakaluwag na asul na butas. Ang mga blue hole o mga asul na butas ay isa sa mga pinakamagandang natural na nakamamanghang gawa ng kalikasan sa buong mundo. At hindi na maisasangtabi pa ang Great Blue Hole. Matatagpuan sa may 96 kilometers ng baybayin ng Belize. Ang butas ay isang napakalaking underwater sinkhole na nasa gitna ng Lighthouse Reef. Ito ang pinakamalaki sa uri nito na may sukat na tinatantyang 1,000 feet ang lawa at may 400 feet ang lalim. Ang butas ay nabuo noong panahon ng huling Ice Age, mahigit ng 1,000 taon ang nakalipas. Orihinal itong kuweba ng limestone, pero habang ang tubig ng dagat ay tumataas, ang kuweba ay nabaha at ang kuweba ay naging bahagi na ngayon ng tinatawag nilang Caribbean Sea. Ang mismong kuweba ay punong-puno ng mga stalactite na mga pormasyong bato na mukhang tumutulo. Kaya dyan, nakasama na ang malinaw na asul nitong tubig at malawak na reef at ang iba't ibang grupo ng mga tropical na isda ay ginagawa siyang isang pangunahing attraction para sa mga turista na puntahan. At ito rin ang pinakasikat na lugar para sa mga scuba diver na mag-explore. Mga misteryosong mga crater ng Siberia. Ang misteryosong mga higanting crater sa Siberia, sa ibang tawag, ay daan ng gate patungo sa underworld o daigdig sa ilalim ng lupa. Ang mga higanting butas ay nagsimulang lumabas sa kabuuan ng Siberia ng Russia noong 2013. Ang tatlong pangunahing mga crater doon ay natagpuan sa peninsula ng Yamar at Tamir sa may district ng Taz at may sukat na halos 100 talampakan ang diametro ng bawat isa. Noong natagpuan ang unang crater, napakarami mga haka-haka ang naglabasan kung paano itong nabuo. Mga teoryang sinasabing maaaring ito'y mula sa asteroid o maaari ding ligaw na missiles hanggang sa mga alien. Subalit, ang mga kalat na natagpuan sa palibot ng butas ay nagmumungkahing ito'y gawa ng isang explosion o pagsabog na mula sa ilalim ng lupa na siyang nag-iwan nitong napakalaking crater. Sa paniniwala ng mga eksperto,
na habang ang klima ay umiinit, ang permafrost sa malayong lokasyon nito ay mga natunaw na sanhi upang maipon ang mga methane gas. At sa pagdaan ng ilang panahon, ang pressure mula sa gas ay kinailangang kumawala. Kaya dun nangyari na ang higanting mga crater ay naglabasan kung saan man. Ang Door of Hell o ang Pinto ng Impyerno. Matatagpuang malapit sa Derwis, Turkmenistan, ang pinagsususpetsyang harapang pinto ni Satanas ay opisyal sa tawag na Darbaza Gas Crater. Natagpuan ito sa lupaing may natural na gas sa disyerto ng Karakum. Ang gas crater ay may diametro na 226 feet at halos 100 feet na lalim. Ito ay nabuo noong 1971, noong ang mga Soviet engineer ay nagsimulang magbarena sa lugar na iyon. Akala nila ito'y isang malawak na field ng langis, pero hindi. Dahil ang kanilang mga kagamitan ay nailagay sa isang natural na bulsa ng gas. Gusto nilang sukatin kung gaano kadami ang langis na meron doon. Sa halip, ang lupa ay gumuho sa ilalim ng lupa na yungib sa ilalim nila. At kumpletong nawasak ang oil rig at ang kampo nila. Sa kabila ng palayo nito, ang crater ay hindi naman laging umaapoy na butas ng kapahamakan. Pagkatapos na ito'y gumuho, ang mga scientists ay nag-alala na baka ang nakalalasong gas na naiipon na hindi makalabas sa gumuhong lupa ay maapektuhan ang mga bayan at mga taong malapit doon. Kaya't napagdesisyonan nilang apuyan ito at umaasang mawawala pagkaraan ng isang linggo. Pero mahigit ng 40 years ang nakakaraan, ang higanting crater nito ay patuloy pa rin umaapoy. Heavenly Pet o ang makalangit na hukay. Ang Zaizai Tianqing ay kilala sa ibang tawag na Heavenly Pit o makalangit na hukay. Matatagpuan sa Fengji County ng Changqing City sa China. Isang butas na mukhang nagmula sa kahon ng Pandora. Isang pinakamalaking sinkhole sa buong mundo. Ang kabuang lawak ng bunganga nito ay may sukat na 2,053 feet at 2,171 feet ang lalim. Sa kabila ng ito ay sobrang laki, hindi ito na-discover hanggat hindi dumating ang taong 1994 noong ang British explorer mula sa Royal Geographic Society ay hindi sinasadyang natagpuan ito. Ang Heavenly Pit ay napapalibutan ng mga libo-libo at iba't ibang mga halaman na mga tumutubong paibaba sa patausdos nitong pader. Ito rin ay tahanan ng mga napakaraming iba't ibang mga hayop. Nakasama ni dyan ang pambihirang mga butiki at yung snow leopard. At kapag tag-ulan, maging ang mga natural na mga waterfalls ay nabubuo sa sentro na bukasan ng butas. Ang kuweba sa loob nito ay konektado sa may 8 kilometers underground na ilog na dumadaloy mula sa Ranjangard hanggang sa ilog ng Mekong. At kung mahilig kang mag-hiking, doon ay mayroon ding 2,800 na hagdanang paitaas at daanang mga kahoy na madadala kang patungo sa ibaba ng kuweba nito. Grabe! Ang tindi! Kaya't i-ready mo na ang iyong mga bota na mag-hiking. Giganting sinkhole sa kalagitnaan ng bukirin sa Central Mexico. Ang isang 16 meter na butas na sinkhole ay lumabas sa isang farmland doon sa Central Mexico na nagbigay panganib sa mga residenteng malapit doon. Ang nakakatakot na sinkhole ay matatagpuan sa Santa Maria Pueblo State at ito'y may 20 meters ang lalim ayon sa governor ng kanilang state na si Barbosa Cuenta. Ayon kay Barbosa, ang pamilyang naninirahan malapit sa sinkhole ay na-evacuate na kaya't wala sino man ang nasaktan. Subalit ipinapayo ng gobyerno sa mga lokal na residente doon na iwasan ang lugar. Ayon kay Beatriz Minrique, na Environmental Secretary ng lugar ng Mexico, ang sinkhole ay may 5 meters ang diametro noong kauna-unahan itong lumabas at saka lumaki ng mabilis ng ilang oras lang. Sa paniniwala ng mga scientists, ito'y sanhi ng dalawang dahilan na ang lupa ay naging malambot dahil nga ang buong rehiyon doon ay mga farmland at ang nakukuhang tubig sa ilalim ng lupa ang dahilan upang lumambot ang pinakailalim ng lupa. Kaya kung pagsasamahin ang dalawang iyon, ang kinilabasan ay ang paglabas ng higanting butas na ganito na talagang mukhang gustong kainin ang bahay na malapit dito. Ikaw, nagulat ka ba sa mga sinkhole o mga butas na nandito? At nakakita ka na ba ng ilang mga sinkhole na kagaya nito? I-comment mo dyan sa iba ng video at i-share para alam namin.
Kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa video ito, mag-subscribe ka na at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa ibaba ng video. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-i-enjoy ka. See you on my next video, guys. Hanggang sumuli. Bye!